pag bumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating engineer at ang chairman ng SINAG, Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Crescendo Rosendo. So, hello sir! Hello Amy! Kamusta summer dyan? Okay naman sir, mainit. Sir, na ano ako sa ano tawag ko sa'yo? Crescendo Rosendo, so ang haba naman. Crescendo. Ayan si Crescendo. Ayan. Ayan, sir. Tayo ngayon, last time noon pumunta tayo ng Pangasinan at pinatikim mo ko ng mga talaba doon. Talagang di ko makakalimutan yan kasi gabi na yun eh. Natakot pa tayo na baka biglang sumakit yung tiyan. Pero sabi naman ng mga nakausap natin, it's okay naman kumain ng talaba pagkagabi. Pero ito, pag-uusapan po natin red tide. At ngayong summer, parang ano yata yan, madalas sumalabas pag summer? Yeah, oo. Kaya pag summer naka alert ang PFAR para tingnan yung tubig, no? Pero at least so far wala naman balita, kaya okay lang dito malakas ang talaba. Lalo na yung doon sa La Union, ibang klaseng shell yung nandoon. Dito sa Pangasinan, talaba tsaka tahong, hindi ganun kadami. Mas marami pa rin talaba. Oo. Dito naman sa amin, mas pamilyar ang mga tao sa tahong. Yan, masarap yan. Anuhan mo lang yan eh. Gisa. Konting gisa lang yan. Pag bumuka, yun na yun. Pwede mo lang kainin. More less galing yata sa southern Luzon area, yung mga tahong. Marami doon. Opo. Doon ang madami. Oo. Kaya, pero ngayon sir, para sa kadagdagang kaalaman ng ating mga kababayan, nag-ipita po tayo ng mga galing po ng laboratorio to, no? Sila po yung nagtetest para sa red tide. Para po mabigyan tayo ng dagdag kaalaman, paano ba nangyayari itong red tide at meron ba tayong solusyon para dito? O kailangan lang talaga natin umiwas? So mamaya po yan, kasi pag-uusapan natin yan. Yan po ang aabangan ng ating mga kababayan. Ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw naman, ang makakasama ko ay isang biologist from BFAR Region 1. Kasama po natin si Ma'am Jocelyn Marshall. Hello po. Hello po. Ma'am, pag-uusapan naman natin ngayon ay red tide. Ang red tide po, no, ito, nung bata ako, talagang kinakatakutan to eh. Kasi yung nanay ko, pagka sinabi may red tide, bawal talagang bumili ng tahong, bumili ng mga nakashell. So, pwede natin elaborate pa, ano ba yung red tide na to? At paano po ito nakukuha? Ang red tide po, o ang algal bloom na tinatawag, ay karaniwang tawag sa pangyayaring dulot ng pagbabago ng kulay ng tubig. Sanhi ng mabilis na pagdami ng mga organismong tinatawag na dinoflagellates. Ang dinoflagellates ay maliliit na organism na nabibilang sa pinakasimpleng uri ng buhay ng dagat na kung tawagin ay single-celled organisms. Ang mga ito ay makikita lamang sa pamamagitan ng paggamit ng microscope. Sila ay matatagpuan po sa tubig alat o kaya tubig tabang na maaring free-floating or lumulutang o tinatawag na benthic or matatagpuan lamang sa ilalim. Ito ay nakikita kapag ang kanyang dami ay umaabot na po sa 10,000 cells per liter ng tubig dagat o higit pa.
malalaman din natin na may red tide na po ang isang katubigan kapag ito ay dumadaan na sa laboratory analysis na tinatawag na paralytic shellfish poisoning analysis, kung saan ang lamang dagat gaya ng tahong, gaya ng talaba, ng lukan o kaya scallops o iba pang uri ng mga shellfish ay dinadaan sa PSP analysis. Dito po sa Region 1, ang ginagamit po natin na method ay tinatawag yan na mouse bioassay method po. Yun po. Nabanggit mo na yung mouse, no? Ito yung mga daga na ginagamit natin for the experiment. Pero bago tayo pumunta doon, para sa mga tao na hindi naman dumadaan sa laboratory, hindi naman masyadong maalam, paano namin malalaman kung merong red tide yung tubig? Okay po. Malalaman po natin na may red tide na po yung isang katubigan pagka ano po kasi may ang ating ahensya po ay naglalabas po ng bulletin na kung saan napapaloob dito na ang isang bahagi or bahagi po ng isang karagatan ay positibo po o negatibo sa tinatawag nating red tide. Kaya dapat po tayong maging alerto at malaman kung ang pinagkuhanan po ba ng ating kinakain gaya ng mga talaba o patahong ay galing po sa safe na lugar at wala pong positibo na red tide. Usually, ma'am, anong mga panahon meron tayong red tide? Saka gano'ng kahaba yung tinatagal ng red tide sa atin? Dito po sa atin sa Region 1, nagkaroon na rin po kasi tayo ng mga ano po reported history po ng ng red tide po dito sa Region 1. Nakaka-encounter po tayo nito during summer at saka yung summer po mga April May ganun at saka po sa may malamig na mga buwan gaya ng November at saka December. So dahil nagkaroon na po ng mga reported history na mga ganun po na nagkaroon ng red tide sa mga ganong buwan, kaya usually yun po yung ating tinututukan na mga buwan din po. Ako, summer, yan pa naman yung masarap mag-ihaw ng talaba. Di ba? Magkapunta ka ng dagat, talagang mapapabili ka ng ano ng talaba. Gano'ng katagal minsan, halimbawa yung ano natin, meron tayong report na merong red tide ngayong panahon. Gano'ng katagal? 2 linggo? Maabot ba ito ng taon? Ng buwan? Actually, ma'am, yung pagkakaroon po ng red tide sa isang katubigan po, depende po, ma'am, ito doon sa sitwasyon doon sa katubigan. Kung tumatagal po ito, ma'am, pagka tumatagal po yung red tide doon sa area o doon sa katubigan, kapag yung mga environmental factors po gaya ng mga nutrients na like gaya po ng phosphate, mga nitrate, ganon, tapos yung init ng tubig na tapos yung mga salinity naangkop po yung pag mataas po siya, ma'am, nandoon pa rin po yung red tide doon sa dagat po. So hanggang hindi yun nawawala, hindi magsasubside yung red tide. Opo. Opo, ganun po. Ang ginagawa po natin, ma'am, dito sa Region 1, pagka nakita po natin na positive po yung isang katubigan, ma'am, nagkakaroon po tayo, ma'am, ng weekly na monitoring doon sa katubigan po natin para at least makita po natin talaga kung mayroon pa po ba siyang red tide doon sa area. So, pag positive po yung area, ma'am, weekly po tayong weekly po tayong nagsasampling, tapos bago po muna natin i-leave yung red tide advisory, dapat makita po natin, ma'am, na 3 beses po na three consecutive negative result ang dapat po natin makita doon sa resulta ng analysis po. Pero wala kayong ginagawang cleaning operation doon sa area. Hinihintay lang natin talaga siya mawala ng bulsa. Tama ba? Yes, ma'am. Inaantay lang po natin na mag-subside din po yung mga red tide mga phytoplankton na nandoon, ma'am. Ngayon, ma'am, ito bang red tide sa bansa lang ba natin to o buong mundo nakaka-experience ng red tide? Sa pagkakaalam ko po, ma'am, ang red tide po ay nararanasan din po ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lang po dito sa Pilipinas.
maging sa mga malalamig na lugar gaya ng mga ano Florida ganun sa mga Mexico na-encounter din po nila ang itong tinatawag na red tide po. Mahirap ba yung monitoring po ng red tide, ma'am? Hindi naman po mahirap pero okay lang din naman po kasi para at least makatulong po tayo sa ating industry na kung saan masasabi natin na ang mga shellfish po natin ay ligtas pong kainin, hindi po sila nakamamatay or nakasasama sa health. So dito po sa Region 1, ang ginagawa po natin ay meron po tayong weekly na monitoring na tinatawag na red tide monitoring at the same time yung water quality monitoring. Ginagawa po natin ito dalawang beses kada buwan. At kapag may occurrence naman po ng red tide, ay yun nga yung nabanggit ko po kanina na weekly po natin ginagawa yung hub monitoring dito sa ating region, dito sa ating major aquaculture production areas. May mga nabanggit ka, Sendo, si Ma'am Jocelyn tungkol sa daga. Paano yun, Ma'am? Paano yung ginagawa natin sa mga daga? Ay, daga. So, sa atin po ngayon, Ma'am, meron po tayo dito po sa atin sa B41, meron po tayong mini-maintain na mice breeding facility station na kung saan meron po tayong mga breeders o yung mga inahin na mga daga at the same time meron din tayong test mice. Nagbi-maintain po tayo ng itong mice breeding facility dahil ito po yung ating ang mga test mice po ito po yung ginagamit natin para sa pag-analyze ng ating red tide po red tide po ng mga shellfish. So ang ating mga daga po ay galing pa po ng FDA ICR strain po siya. So talaga pong magandang kalidad po siya. So para ma-maintain po natin ang bilang po nila, nagpo-produce din po tayo ng mga test mice out of that breeders na kinuha po natin sa FDA. So, yun po. Yung test mice po kasi ito po yung kailangan po makapag-maintain po kami ng 17 to 22 grammars dahil yun po yung subject po for analysis ng PSP. Yung tinatawag po nating mouse bioassay. So ito is ano, pang-testing kung ano yung tubig contaminated or paano? Ito po yung ginagamit nating pan-testing po kung ang hindi po, yung shellfish po sir, yung gaya ng mga tahong, ng talaba, kung pang-testing po ito sir, kung mayroon pong red tide toxin ang talaba or tahong doon sa nasabing lugar po. So pinapakain ito sa ano, sa yung tahong pinapakain doon sa mice, tama? Ah, hindi po. Bali ang proseso po sir is ang ginagawa po natin, gaya po ngayon po, nag-actual po kami, nag-sampling po kami dito sa Maysual Bay. Nag-collecta po tayo ng shellfish ng gaya ng green mussel o yung tinatawag nating tahong. So, ginagawa po natin, sinashak po natin siya, kinukuha po natin yung shellfish meat, and then ini-extract po natin siya. Kinukuha po natin yung crude extract po ng shellfish. At yung crude extract na po na yun, ay yun po yung itinutusok natin doon sa test mice. So hindi kinakain ito, tinutusok? Akala po, itinutusok. Itinutusok po natin. Hindi po, kasi syempre, bawal po yun. Opo, bawal po yun kasi meron din po tayo. Opo, kaya meron po tayong kailangan din yung animal welfare din nila. So, yun. So, tinutusok po natin sila. Ina-inject po natin dito sa may, peritoneal part po niya. And then, pag-observan po natin siya, ma'am, kung sakaling mayroong mga irritations, ganon. So, tapos kung mamatay po, ganon. So, posibilidad po na mayroong toxin ang isang shellfish. Iniisip ko po talaga pinapakain nyo dun. Yan talaga po. Yung nasa isip ko, ipapakain nila yung tahong, iiwan nila doon. Ngayon, baka inin ng daga. I-inject pala. I-inject po natin, opo, ma'am. Mas ano ba yung tahong kaysa yung talaba or pareho lang? Parehas lang po sila sir. Anything po ng mga filter feeders po, sinasubject po natin sila for PSP analysis. Hindi lang po yung tahong, hindi lang po yung talaba, pati po yung mga lukan, ganun po mga mangrove clam. Basta po may anything na filter feeder po doon sa lugar na mayroon po tayo, sinasubject po natin siya for PSP analysis po. Magka-red tide ba, no? Mas
Ang panahon ba mas maano kung mainit or rainy season? Usually po sir, dito po sa Region 1 po, mas na-experience po natin ng pagkakaroon ng red tide during summer. Summer ano po. Kasi dito po during summer kasi napapansin natin yung mas mainit or mas matindi po yung sinag ng araw. At the same time yung salinity niya, yung alat mas mataas. At the same time pati yung temperatura po ng tubig mas mataas din po. So yun po yung mga factors na kung bakit po masasabi na hindi rin natin masasabi kung hanggang kailan po yung panantil ng isang red tide po doon sa isang lugar. Nakadepende rin po yun. Wala ba tayong treatment para doon sa red tide? Sa ngayon po sir, kasi siyempre pagtitignan mo po gagamutin mo yung isang katubigan, parang napaka-imposible po ano. hindi po natin wala pong ano po doon sir. It's a natural phenomenon po yung red, tinatawag natin na red tide. Talagang hinihintay na lang na ano, mag-subside. Pero ano ba yan, ma'am? Sa loob na isang taon, meron talagang red tide? O nag-i-skip yan? Nag-i-skip po yan. Depende po, ma'am, doon sa sitwasyon po ng katubigan. Dito po sa Region 1, ma'am, may mga, yung pinakauna po kasi na na-encounter po natin yung red tide, ma'am, is nung pagkatapos po ng fish kill, yung massive fish kill po ng Bulinao noong February 2002. So mayroon pong mga several years na nagkaroon po tayo ng red tide. Pero sa kabutihang palad po, since 2020 at saka 2021, wala po tayong occurrence ng red tide dito po sa Region 1. Kaya napakaganda pong balita po yun. Safe na safe pong kainin ang ating mga shellfishes po. Totoo yan. Kumain kami ni Kasendo nung pumunta kami dyan. Sarap naman po. Oo. Pero ma'am, itong mga natin, mga red tide natin, hindi naman siya ano sa isda, no? Hindi siya nakaka-apekto sa isda. Ah, nakaka-apekto. Kasi mayroon po tayong ano, ma'am, mayroon po tayong mga, yung red tide na sinasabi kasi po, mayroon po tayong dalawang uri ng yung red tide po na sinasabi. Kasi yung isang, mayroong mga ano mga dinoflagellates at saka may mga diatoms po na ano na kung saan yung mga yung isang uri po ng yung phytoplankton is nakakaano po siya. Mayroong mga fish kill causing dinoflagellates na tinatawag na kung saan ito po yung itong fish kill causing mga dinoflagellates po ito po yung nakakasuffocate po doon sa ano po nakakasuffocate po doon sa gills ng isda na kung saan yun po yung nagiging sanhi ng kanilang pagiging stress tapos hindi na po sila makakain hanggang sa mamatay po sila. And then meron din po kasi yung mga species po gaya nung yung gaya dito po sa Region 1 yung na-encounter po natin yung Alexandrum minutum na kung saan ito po kasi ma'am ang nakakain ito po kasi ang filter ang ano po kasi mga tahong talaba ay filter feeder po sila. So pag sinabi pong filter feeder po kasi kain lang kung ano po yung nandoon lang na free floating doon sa tubig kinakain lang po nila. Opo. So nandoon na po, kung sakaling nandoon po yung dinoflagellates na may toxins po. For example yung nakita po natin dito sa Region 1 yung Alexandrum minutum, mayroon po nagtataglay po siya ng yung succinic toxins na sinatawag po natin. So ito po pag nakain po ito ng shellfish, hindi po nakakaapekto doon sa shellfish meat. Pero ang naapektuhan po nito is yung kakain po ng shellfish, yung tao po mismo. So pag kinain po ng tao, yun doon na po maapektuhan po yung tao po, hindi po yung shellfish mismo. Kasi ang shellfish parang natural feeding niya po yun eh, yung mga nandoon na nakalito sa katubigan po natin. So dalawang klase pala ang red tide. Opo. Tapos po ma'am yung sinasabi rin mo po kanina yung pagka may red tide po no. So yung isda po kasi ma'am pagka may red tide yung sa meat niya pagka ano hindi po kasi na-absorb ng meat yung red tide toxin po ma'am hindi po na napupunta doon sa meat ng ano po ng meat ng fish isda. Kaya safe din. Opo, ng isda kaya safe po din sila na safe po din po silang kainin as long as tanggalin po natin yung mga internal organs niya yung tapos linisin po maigi so safe po silang kainin gaya ng mga isda ganun yun mga yun po ma'am. Sa isda safe kainin yung mga shellfish yun ang delikadong kainin pag may red tide tama ba ma'am? Opo. Yes ma'am tama po yun ma'am so napakadelikado pong kumain ng
ng mga shellfishes po natin pagka may red tide po sa isang lugar. Oh, yung isda masarap pa yung laman doon. Symptoms na pagka nakakain ka ng may red tide. So sa ayon sa pag-aaral po no, yung mga sintomas po na kalimitan ang nararamdaman po ng isang tao kapag nakakain po siya ng contaminatong shellfish ay yung tinatawag na pag nakakain po siya ng shellfish or yung pagkalasong na tinatawag na paralytic shellfish poisoning. Ito po yung una po is yung pamamanhid ng mukha at yung dito sa mukha tapos yung sa paligid ng bibig natin, so parang namamanhid siya, nasusuka din siya ganun, tapos nahihilo ganun, pananakit ng ulo, isa na rin po yon. Tapos yung parang tinutusok na pakiramdam at yung parang paralysis ng mga kamay at paka, para po siyang namamanhid, ma'am. So yun po. So tapos yung pakiramdam na yung parang lumulutang ka po sa hangin, ganun. Tapos nanghihina ka, tapos yung pulso mo po, ma'am, mabilis. Yun. Yun po yung mga sintomas ka. Nagpapalpite. Yun po yung mga nasabing mga maaring maranasan dahil pagka nalason ka po ng tinatawag na red tide. PSP paralytic. Paralytic shellfish poisoning po. Oo, shellfish. Ako, nakakatakot pala ikot talaga. Opo. Ano yun, ma'am? Pwede ka pa rin balong maligo sa dagat pagka may red tide? Ay, oo naman po. Pwede naman po tayo. Hindi naman po. Pwede po tayong maligo pagka kahit may panahon po ng red tide. Kasi in the first place, hindi naman po tayo filter feeder po, di ba, lalangin naman po tayo. So, hindi naman po kasi yung toxin na nandun sa katubigan naman is, ano yun eh, pag na-filter po ng shellfish, yun, mapupunta na po sa katawan niya, yun. So, kumbaga parang, pag nakain niya po yung toxin na po, nagpapa-accumulate sa po, na po sa katawan ng shellfish. Kaya nandun na po siya sa katawan ng shellfish. So, yun po. Na-absorb na siya. Na-absorb niya na po. Pagka overcrowded yung area, kasi di ba, mostly dito sa Pangasinan area, is ano, maraming mga fish cages. Yung ba yung cost ng red tide din? Sa tingin ko po, sir, hindi rin po yun ang nagiging, hindi po yung isang dahilan na cause ng red tide. Yung kahit sobrang dami po ng mga tahong natin, hindi po yun yung dahilan po. Kasi ayon sa pananaliksik kasi sir, yung sobrang dami katulad ng mga sustansya ng mga phosphorus, mga phosphate, mga nitrate, ganun, mga nitrite. Tapos yung tamang kombinasyon po ng mataas na temperatura, yung tubig alat po, yun po yung mga maaring maging sanhi po ng paglitaw o pagdami ng organismo ng red tide. Yun po yung nasabi ko. Yeah, siyempre kung maraming isda yan, di ba? Siyempre kung maglabas yan ng waste, ammonia yan, di ba? So hindi ito isang cause yan. Kasi yung ammonia, siyempre, mainit di ba? Hindi cause yan. Ang nabanggit po dito, sir, is yung parang nutrients po niya, sir. Yung phosphorus, phosphate po, ganun, mga nitrate at saka nitrite. Yun po yung mga cause din po na ano. Okay. Pero hindi naman tayo naglalagay ng phosphorus or itong ano sa, di ba, sa mostly ang I think nilalagay sa ano is 1620 or 1620 na fertilizer. Yung mga fish pond dito sa Dagupan area before na maglagay sila ng bangos, yun yata yung nilalagay para lumabas yung mga lablab, di ba? Yung mga phosphorus, parang hindi naman siya talaga yun yung nilalagay natin sa tubig, no? Opo. Paano siya napupunta sa dagat? Yun, tanong. Okay. Ayan. yung ano po kasi, tama yung sinabi ni sir kanina na diba sa isang fish pond po naglalagay po sila ng mga fertilizers po, ano po. Pero na-encounter po natin ang mga to pagka yung pag bumuhos po yung ulan. Siyempre, ang mga yan kasi ang pinaka-end
parang and ano po niya is yung tubig karagatan. Siyempre agos po yung waste po ng fish pond, always agos po ito sa ilog hanggang sa pinaka-end point niya is yung sa karagatan. So doon po na napapasok pati yung mga waste po ng sa mga domestic waste, ganun po. Siyempre pagka ano po yan, umulan, siyempre agos-agos po yan. So, yun po yung mga, yun po kung bakit po nagkakaroon ng introduction ng mga, yung ganito mga fertilizer po sa ating karagatan, yung gaya ng nitrite, phosphate. At the same time po, yung ano rin po, yung nga, yung sinabi rin sir kanina na, ano po, yung pag-aalaga ng isa sa mga fish cages, gano'n. So, ang ano po kasi nun, yung nutrients, nagdadagdag po sila ng yung nutrients po doon sa karagatan po. Parang nag-over sa nutrients kaya nagkakaroon ng red tide. Isa rin po siya ma'am. Tapos kaakibat nito po yung mga temperature ganun, tapos yung alat palit ng temperature. Pagka kasi po ma'am bigla pong dumadami po ang isang organismo pagka maganda po yung bang maganda po para sa kanila po yung environmental condition. So parang ano po yun eh, parang ano po kasi natural phytoplankton, ibig sabihin po is yung mga maliliit na mga halamang yung nandoon po sa tubig. So pagka marami pong fertilizer po ma'am, yun, bigla po sila agad biglang dadami. Mm-hmm. So ganun po yung ano po nun. Opo. Sige ma'am. Ma'am, sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ng ating pag-uusap po tungkol sa red tide ah. At explain nyo pa po sa amin, pwede ba na mawala itong red tide pagka niluto naman natin? Sabi natin, tinusta naman natin itong mga seashell. Pwede ba? Ayan, pag-usapan po natin yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Jocelyn at si Casendo. At meron pa po tayo isang kasama, ang senior aquaculturist po na na-interview nga po natin, no? Si Ma'am Sancho Bilog. Hello po! Hello, good afternoon mga ka-agri! Ayan. Hello ma'am. Tuloy-tuloy po ang ating usapan tungkol po sa red tide. Kanina iniwan ko yung tanong, pagka naman ba niluto natin ng tustang-tusta itong mga shells natin, mawawala na ba itong red tide o andun pa rin? Hindi pa rin pa din kainin? Ang tanong po kanina is kung mawawala ba yung red tide contamination kung lulutuin po yung shellfish, ano po? Ang shellfish po na, okay, kahit na tostado po siya, hindi, ang shellfish na kontaminado po ng red tide na lason ay hindi po naaalis. Tandaan niyo po, hindi po ito naaalis kung nababago sa pagluto o sa pamamagitan even ng suka, hindi po ito nababago. So, ang lason kasi ng red tide, ano po, hindi po siya naaalis kahit na niluto po siya. Ganun din po pagka inilalagay din po ito sa suka, hindi rin po ito natatanggal. Nandoon pa rin po yung toxin doon sa shellfish meat po. Kaya mas mainam na wag na lang talaga kumain. Kaya mas mainam po na kapag pag sinabi po na may red tide po yung isang katubigan o isang lugar, wag na po nating piliting kumain na po ng ating mga shellfishes po dahil kaysa iris mo pa po yung buhay mo, it'd be better na wag na lang po tayong kumain para at least ligtas ka na, pati ang pamilya mo ligtas na rin po. Yan po. May namamatay sa pagkain ng red tide ang mga ano contaminated ng red tide. Meron po ma'am. Ma'am, gusto ko lang sagutin din yung dagdagan yung sa statement kanina ni or dun sa inquiry ni Sir Sendo na yung sa mga fish cages po yung pagdami. So yung proliferation po kasi ng mga aquaculture farms ay isa sa mga potential po na sources po ng pag-increase ng nutrients sa karagatan na nagko-cause, na po pwede, possible po siya na mag-cause ng red tide kasi nga po, nai-enrich yung nutrients sa ating katubigan. So, kung conducive yung mga parameters para sa pag-grow ng ating mga phytoplanktons na nagko-cause ng red tide or yung mga organisms na nagko-cause ng red tide, kaya po nagkakaroon ng bloom. So, yun po yun, sir. So, may malaking part pa rin ang mga fish cages. Okay. Siyempre, nai-enrich yung ating yung mga nutrients dahil sa mga uneaten feeds and then sa mga pakain na din ng mga from the fish farms po, yung mga uneaten feeds. And then yung dun sa nabanggit po kanina na kung safe ba yung mga isda at ibang lamang dagat, yung pong mga isda, mga pusit, crabs, safe po silang kainin basta po tanggalin yung mga internal organs nila, yung hasang, bago po siya lutuin. And of course, yung mga
mga isda na maliliit na hindi mo na siya pwedeng tanggalan ng mga laman loob at hasang dahil sa sobrang kaliitan, kagaya din po ng mga alamang. So, hindi po siya nire-recommend na kainin kapag may mga red tide po sa isang area. So, paalala po sa ating mga taga-Panlon. Thank you. Dito sa ano ba? Dito sa area natin ng alamang, di ba? Hindi naman galing dito yata yung isda ng alamang dito sa area ng Pangasinan eh. Opo, sir. Hindi naman karamihan naman po hindi siya nanggagaling dito. Opo. Pero sir, kasali pa rin kasi siya sa ina-advise natin dahil hindi naman po natin alam or natitrace kung saan din galing talaga yung mga alamang na binibenta sa mga palengke. So, it's better na lang po na wag na lang kung kumain kung may mga incidences po ng red tide. At hindi ka sure kung saan galing yung mga alamang. Ganun po. Ang gano'n nakatagal yung laboratory natin? Ko, parang dumating ba kami nandito na itong mga lab na ito? Parang nandito na. Matagal na din po nag-operate itong mga laboratories. Oh. Kasi talagang ano no, kung hindi natin pag-aaralan to, marami talagang mamamatay. Kasi, nako, yung mga talaba na yun at tahong talagang present yan sa mga bahay-bahay eh. Oo nga po. Tsaka parang maganda rin ma'am na nagkaroon ng laboratory ng Marine Biotoxin Laboratory dito sa Region 1 dahil po isa ang Pangasinan sa mga probinsya ng region na maraming mga aquaculture farms at marami rin po tayong mga sources ng shellfish. May mga resources po tayo ng mga shellfish dito sa lugar. So maganda na bago tayo kumain ay malaman po, matest po siya. At least may mga protocols po kami or mga sampling na ginagawa or may mga interventions na ginagawa ang BFAR para po maiwasan po natin yung pagkonsumo ng mga apektadong shellfish. Ma'am, ang BFAR Region 1 laboratory na ito, ang sakop na to ay ano-anong lugar? Buong Region 1 po siya, pero yung mga sampling areas po namin ay more on sa Pangasinan po. And meron din po kami sa Macalaunion. Being sila po yung pinakamaraming pinaka-intensive yung aquaculture area. So far naman sir sa aming mga monitoring, as mentioned by Jocelyn kanina, wala pa po tayong red tide incidences since 2020. So sana hindi na magkaroon ulit ng stage. Ito pang ano kasi since 2020 no, pandemic happens 2019. Sa palagay niyo ba mayroong contribution itong pandemic or itong COVID sa pagkakaroon ng ganitong klaseng resulta sa red tide? Wala naman po siguro ma'am kasi natural phenomenon naman po ito yung ating red. So hindi naman nabawasan yung mga fish cages na nagkaroon ng pandemic parang ganun? Hindi po, as is pa rin po siya. Same numbers or baka madadagdagan lang natin alam. Nagkataon lang na 2020 and 2022. So sana po magtuloy-tuloy. Ma'am, paano pagka ano, di ba tayo nakakain ng red tide, hindi naman natin sinasadya, hindi naman natin napanood yung balita, no? Ano may mga ano ba tayo remedy tayo para diyan? Saka gaano katagal ang tinatagal ng red tide sa isang tao? Yeah, pagka ano po mama, pagka nakakain po na ang isang tao ng isang kontaminadong shellfish, ang pinaka first aid po na sa tingin po pwede natin gawin is pasukahin po natin yung nakakain yung tao sa pamamagitan po ng pagsungkit ng daliri doon sa lalamunan upang mailabas niya yung nakaing kontaminadong shellfish po. Or mas mainam po na dalhin po yung tao doon sa pinakamalapit na ospital para mabigyan po siya ng pangunahing lumas. Yun po. Talagang ospital talaga ang diretso, no? Nakakatakot pala po. Mahirap, kaya mas maganda na po ang pagka sinabi pong may red tide po yung isang lugar, better na wag na po tayong kumain. Pero sa mga... Sige, Kasid. Huwag kumain ng shellfish. Oo, huwag kumain. Kaso naman, inisip ko naman po, ito na yung perspective naman po ng mga mangingisda natin, no? Hinto din sila. Pagka may red tide, hinto rin sila sa pagkuha ng mga, ano, yung mga ito nagka-harvest ng mga shells, di ba? Opo. Yes, ma'am. Actually, dun po sa aming advisory, nakalagay po doon na parang, we are advising the local government units na i-refrain or i-advise yung kanilang mga fisherfolk or yung mga gatherers, shellfish gatherers na yun nga po, mangolekta, magbenta, mag-distribute ng mga
apektadong mga shellfishes na collect doon sa areas na affected po ng red tide. Mm-hmm. So, magpo na lang po sila kung ano man yung other livelihood, doon na lang po muna sila. May nangyari po ba na ano na bago kayo makapag-advise, eh meron nang nadala na mga seashells sa bentahan, halimbawa sa palengke, bago tayo nakapagbigay ng advisory? And ano yung ginawa natin? Opo, may mga ganun ng incidences, ma'am, kasi yung aming although yung pan naman, ma'am, yung bulletin po or yung advisory ay magagaling sa central office, but then meron naman dito sa laboratory or dito pa lang sa level po ng Region 1, madedetect na namin kung meron. Mm-hmm. Though yung official na record or statement is magagaling sa aming central office. So kapag nangyari po yung ganun, we have to coordinate po dun sa ibang agencies para po ma-intercept po natin. So may mga sa checkpoint, sabihan po yung sa mga bus terminals, sa mga palengke. So during sa checkpoint na rin po sinasabihan para po hindi na nila maibiyahe yung mga kontaminadong shellfish doon sa mga target areas kung saan nila siya ibenta. And then proper disposal po na lang po. Disposal po ng mga affected na tapon. How often pala nagtetest kayo ng shell tsaka mga para malaman yung black red tide? Yung aming monitoring protocols po doon is twice a month po kung wala pong red tide. And then nagiging weekly na po yung aming monitoring kapag may mga red tide. So mostly yan, you know, hindi lang sa ano, no? Hindi lang dito sa area ng Pangasinan, buong hanggang La Union, gano'n? Opo sir, may mga na-identify na rin kami mga sampling areas sa La Union po. So hindi sa buong Pilipinas, marami pong mga regional offices na in-charge naman sa kanilang mga katubigan po. So para po ma-ensure din na safe po ang ating consuming public. Kasi doon sa La Union, ibang klase yung shell nila, yung mahaba. Galing din sa ano yun? Sa... Kaya nga nabanggit ni Jocelyn kanina kung ano po yung meron na shellfish dun sa area, basta filter feeder po sila, nangunguha po tayo ng sample. Hindi lang siya na ano, parang hindi lang siya tahong, hindi lang siya talaba. Lahat ng shellfish eh kasama po dito sa red tide at itikinukuhaan natin ng sampling. Yes, ma'am. Ayun. Eh pero gusto ko talaga 'yan sa atin. Eh good news ito, wala pa pong red tide ulit simula 2020 hanggang sa ngayon. So pwedeng-pwede tayong kumain ng mga tahong, talaba, kung ano gusto niyo na shellfish eh. Safe na safe kumain. Basta galing ng Region 1. Ayoko ilahat 'te, baka hindi naman. Galing ng Region 1. Yes po. Opo. Yes, ma'am. Bago tayo magtapos, ano po ang inyong paalala para sa ating mga kababayan para paiwasan itong red tide at magkaroon po tayo ng mas mahabang panahon na wala talagang red tide? Opo. So tamang yun, palagi po namin sinasabi na mag-implement po tayo ng good aquaculture practice, especially since malawak po yung coverage ng ating GAQP. So basta ma-maintain po natin yung ating good practices ay may iwasan din po natin siya na mag-cause or mag-alleviate ng ating mga red tide incidents sa ating mga katubigan. So sa atin naman po mga consuming public, we are advising you po na maging vigilant, i-observe niyo po ang inyong, since palagi na kayo sa Facebook, always tignan po yung inyong social media sa mga posts po ng mga government agencies para po doon sa mga advisories kung para po malaman natin or maging updated tayo kung ano man yung mga areas na may mga red tide po. And other updates para po sa ating food safety. Okay, dagdagan ko na lang din po na yung mga fisher folk po natin, maging observant din kayo doon sa mga nangyayari sa inyong area. So kung may mga napansin na po kayo na mga unusual, yung parang discoloration ng tubig kasi hindi lang din sa shellfish, parang may meron na nga tayong mga... makikita ka ng mga discoloration sa tubig, sana po i-report na ninyo ito sa mga kinaukulan para po maiwasan po natin yung mga hindi magandang pangyayari. Maraming salamat po. Ma'am, mayroon bang hotline ang inyong opisina para po pag mayroon nakita mga discoloration na ito ay matawagan kayo? Opo, maaari po silang makipag-ugnayan. Actually, pa na siya ma'am ngayon. Updated na tayo sa Facebook na pwede po kayong mag-message or mag-visit sa aming FB page, ang aming GFAR Uno. Ang aming pong laboratory ay makikita located po sa Lukap, Alamino City, Pangasinan.
Yun. Thank you po, Ma'am Sancho and Ma'am Jocelyn. Thank you po. Okay, thank you very much po. Kasenda, thank you din po. At sa ating mga ka-agrikultura, isang kaalaman na naman tungkol naman po sa red tide ang ating natutunan mula kay Ma'am Jocelyn at kay Ma'am Sancho. Nalaman natin ang mga bagay na pwede natin gawin upang masuri kung ang isang shellfish ba o isa ay apektado ng red tide. Kaya hanggang sa muli po, tayo po ay magsama-sama at mag-agree ako dyan. Ito po ang agree ako dyan. Salamat po. Thank you po. Agree ako dyan.